Bumida ang mga uniform personnel, ilang ahensya ng gobyerno, BLGU at LGUs maging ang mga kabataan sa mga aktibidad na parte ng programang Buhay Ingatan, Drogay Ayungan o mas kilala sa tawag na BIDA ng Department of the Interior and Local Government. Isinagawa ang programa nitong Sabado sa lalawigan ng Sorsogon kung saan tampok ang BIDA Fun Run and Fun Bike at Zumba na nilahukan ng mga nasabing grupo. Ang objective nitong araw na ito ay upang iakyat yung awareness sa ating community na tayong lahat ay lumalaban kontra sa droga. Pakita natin na lahat ng society, mapagobyerno man, mapa-CSO, lahat ay nagre-resist at against sa droga. Sa titulong usapang bida, nilalayo ng ahensya ng DILG at ng pamahalaan na labanan ang matagal ng problema ng bansa sa ilegal na droga. Katuwang ang PIDEA at PNP Region 5 ay una nang isinagawa ang Regional Bida Dialogo. Kaugnay nito, nagpaabot din ng kanilang kagalakan ang ilan sa mga miyembro ng BLGUs sa probinsya na nagpaunlak sa imbitasyon na makilahok sa programa. Isang napakasaya at isang pagkakataon para sa amin na ma-invite dito para sa ganitong mga aktibidad para at least naman namin sa part sa BLGU na isa kami sa mga naging participants. Maging ang mga miyembro ng kabataan na isa sa mga pangunahing dahilan ng paglulunsad ng BIDA program ay naghatid ng kanilang pasasalamat sa mga ahensyang nagtulong-tulong na maisakatuparan ang aktibidad. Saludo rin umano sila sa kapulisan na anilay kaagapay pagdating sa pagpapanatili ng kanilang kaligtasan. Nagpunta po kami dito together with my SK Council po kasi andito po kami para suportahan po ang advokasya ng LGU, lalo na ng PNP na BIDA, yung Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. So, andito po kami kasi alam naman natin na very common ngayon sa kabataan na na-involved sa droga. Very salute po ako sa ating kapulisan dahil ito nga po yung pinaka-tapuan nilang priority, lalo na sa mga kabataan po. Bukod pa sa mga naunang nabanggit na aktibidad, nagkaroon din ng awarding para sa mga drug-cleared cities and municipalities na pinangunahan ng PIDEA Region 5 at awarding of Best RPSB Team sa pangunguna naman ng PNP Region 5. Sa isang panayam, ibinahagi ng isa sa mga alkalde na galing pa sa lalawigan ng Masbate ang pasasalamat nito maging ang pinagdaanan ng kanilang lugar bago makamit ang isa sa mga parangal. Itong programa hindi basta-basta para kang dumadaan sa butas ng Corayom. Ilang chief of police ko maging challenge, pero at least maraming chief of police dumadaan bago namin na-declared ang Kawayan. So maraming salamat po sa core team ko at the same time with the PNP and of course from the PDEA personnel. Samantala, siniguro naman ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon na hindi rito nagtatapos ang programang may layong sugpuin ang ilegal na droga. Aniya, tuloy-tuloy ang kapulisan sa pagtulong sa kampanya para sa ikabubuti ng mga mamamayan, lalo na ng mga susunod na henerasyon. Bawat sulok ng Bicol Region na ginagawa natin ang programa na ito kasi ma'am, dapat talaga may consistency tayo, may follow up tuloy-tuloy, hindi yung ningas kugon lang. Dapat yung nasa puso na rin natin yung paglilingkod dahil sabi ko nga kanina, ipinaghandaan natin yung mga susunod na generation na dapat hindi na sila mag-suffer doon sa mga community risk group, hindi na sila maging biktima ng illegal na droga po. Bukod sa Pangulo ng Bansa at kalihim ng DILG, maging pagsaludo sa mga revitalized police sa barangay, malugod ding pinasalamatan ng PNP Regional Director ang lahat ng mga lumahok sa naturang programa, partikular na ang mga BLGUs na aniyay tumutulong sa kapulisan sa paghuli ng mga ilegal na gawain sa kanilang nasasakupan. Lalong-lalo na umano ang Kabataan Kontra Droga at Terorismo, ang Advocacy Support Group ng PNP. Mula rito sa lalawigan ng Sorsogon, Carol Tirao, BHTV News.